Hi guys, this is Steve. So, papunta tayo ngayon sa Bicol. And guys, kararating ko lang dito sa Terminal 3. And nag-angkas lang ako para mabilis lang. So, 5 AM pa naman yung flight ko. And yun. So, tara, pasok na tayo ng airport. So kakapasok ko lang dito sa airport and pansin ko lang sa entrance wala na dun yung mga x-ray machine na nag-i-scan ng mga gamit. Sabi nila sa loob na daw yun. So yun. Ayan, first time ko lang mag-fly ngayong 2023 and yun. Tara. So yun guys, nandito na tayo sa loob ng boarding area and smooth naman yung process kasi yung mga scanner, mga pagbabody scanner, dito na nilalagay sa papasok ng boarding area. So, mas madali na siya talaga yung process. Hi guys, so just finally arrived here at Bicol International Airport and andito na yung pick up ko kasi naghanap ako ng tour guide sa online and tricycle lang siya. So tara guys, hanapin natin siya sa labas. So yun guys, iniintay ko lang yung tricycle. So kumuha ako ng tricycle tour dito sa Albay para ayun na yung magtutour sa akin dito. And ayun, naita ko lang siya sa travel group sa FB. Iintay ko lang. So, eto na siya guys. Yeah. Hey kuya! First destination natin is Huyup-Huyupan Cave. So, Huyup-Huyupan siya kasi pag nasa loob ka daw ng cave, para daw umiihip daw yung, parang inihip ang sa loob or parang maihip yung feeling doon. So, Tagalog parang ihip din. Tama naman kuya, di ba? Ako. Ito na guys yung entrance ng Huyup-Huyupan Cave. Okay, so yung cave sir, bali tinawag ng Huyup-Huyupan Cave. Sa loob, naka-aircon siya, blowing wind. Saka itong cave, 3-story cave, may ground floor, 11 hours. Ang papasukin natin sa second floor, may third floor. Yung second floor, apat na pinto ito. Kaya 435 meters sir. Mga 30 to 45 minutes tayo. Sige. First picture. Bali yung exit natin is overlooking ng mountain. Sige. Ito yung dating daanan ng panahon ng gera na nagtago dito mga guerrilla Philippine fighters sa Kokalahan. Bali yan sir ay close po yan. Kaya hindi natagpuan ng mga Japanese. Dito using bamboo ladder lang ginamit yan. Ah, dito sila nababa galing dito galing sa taas? Din. Yes sir. Ah, lagi galing dito? Wala yan. Close yan dito. Fighters. Kasi kumakain sila mga fruta tulad sir ng bayaba. Kay Mito, saka yung mga chiko sir. Tapos yung kukong, pagka umaga, nasabit na sila. Kasyang kasya. Okay na sir? Okay na. Okay. Ito na palabas. Ito palabas sir, second opening pala sir. Ibig sabihin, hindi ka natin pa tayo. Mahaba to sir. Hindi ka. Marami na rin sir na natupad niya na wish. Yung Indiana sir, pinawish ko nito dito sir, nag-proposal. Oh. 2015. May anak na sila ngayon, nakita, nagpunta rito yung Indiana. Makita mo siya.
Guys, andito tayo banda sa magandang view ng Mount Mayon, guys. So ito guys, hinihintay lang namin yung clearing ng mga clouds kasi may mga clouds pa din. Magpi-picture-picture kami maya-maya. So dito pwede mag-entrance sa may parang ranch. Pero may entrance fee. Pero dito na lang kami sa gilid ng kalsada. Magpi-picture. At tapos ko lang mag-breakfast and andito na kami ngayon sa Sumlang Lake. And 100 pesos yung entrance niya dito. And ayun guys, hindi pa rin nagpapakita ng maayos yung Mount Mayon. So tambay muna tayo guys, so sana mapakita na siya later bago tayo umalis. Gamit nyo dyan sa pagay? Abaka po sa'yo. Aba ano? Abaka po. Abaka. Galing. Ano to? Parang higaan to pag nag-finish pa lang? Or ano? Carpet? Ano po? Carpet po. Carpet? Dito tayo ngayon guys sa Fishalan dito sa Sumlang Lake. Tara. Fishing safety and hi guys, so andito tayo ngayon sa Fishalan dito sa Sumlang Lake and magfish feeding tayo and magfishing na din. So ito may mga ano tayo, may mga pang ano tayo sa mga isda. 50 pesos lang siya guys. So tara, try na natin. Gumima uli tayo. Yun, nakahuli. Ito guys, nakahuli tayo ng maliit na isda. So balik na natin sila ulit. And guys, yung mga isla dito for fish feeding. So halo-halo sila, may tilapia, may goldfish. Yan. Yung mga maliliit, sanay sila sa mga ano, madali silang mahuli sa fishing rod. Pero yung mga malalaki, katulad na ito, marunong silang ano, umiwas na pag naita nila yung fishing rod kasi ano, alam nilang huhulihin sila. So ayun guys, nandito na tayo sa Our Lady of the Gate or Daraga Church. So ito siya guys. So ito guys, ang ganda ng view dito kasi katabihan na lang halos yung Mayon Volcano. So dito pag tingin nyo dito sa side, ito na kagad yung Mayon Volcano. So ayun, papasok muna ka guys sa loob para makapag-pray muna bago mag-picture-picture. Guys, nandito tayo ngayon sa Legazpi na signage and hindi pa rin nagpapakita yung Mayon. So huling hirit na mamaya sa ano, sa ruins. Pag hindi pa rin nagpakita, wala na talaga for today. Tayo ngayon guys sa Jemima's Ground and Restaurant.
authentic Picolano cuisine and delicacy. So tara, try natin. So meron sila dito mga lutong bahay. Tara. Ayun guys, yung ito yung menu nila, and yung best seller nila is itong Bicol Express. So ito na lang itatry natin since nandito tayo sa Bicol. Bicol Express. Ayun guys, nandito na tayo sa Kagsawa. Kagsawa. Huh? Ito yung church na lumubog during 1814 Mayan Volcano Eruption. So ito na yung product niya. At yung Mayon Volcano hindi pa rin nagpapakita. Mahihiyain siya ngayon eh. Wala lang, check natin ulit. Ayun guys. So, puro ulap pa din siya ngayon na harangan. So hindi makita yung perfect cone niya. So, ayun guys. So dito naman sa gilid, may mga bato dito. So itong mga bato na to, dala na lang yan nung mga pag may bagyo, bumabaha. Tapos nadadala yung mga bato galing dun sa baba ng Mayan Volcano. Ito guys yung room na nabook ko dito sa Mayon Lodging House. So sakto lang naman siya for one pax, and overnight lang din naman ako dito since bukas din yung alis ko papuntang Dira Catanduanes. So ito yung bathroom niya. So may shower na din, toilet, and yung sink. So ayun. Ayun guys, second day natin dito sa Bicol, and papunta na ako ngayon ng Dira Catanduanes, and thank God nagpakita ng yan, perfect cone yung Mayon Volcano bago ako malis ngayon. So saya guys, kasi sobrang hirap niya guys saktuhan. Kahapon ko pa to sinasaktuhan na ganito siya ka-clear yung clouds. And yun guys, pinagbigyan naman tayo ni Mayon Volcano. So guys, katatapos ko lang mag-ayos ng gamit. Ito yung mga gamit ko. So ngayon, pupunta na ako ng Legazpi kasi dun yung sakayan papuntang Tabaco Court para makapunta sa Dira Catanduanes. So tara na, check out na tayo. Ito na po yung susi. Thank you. Ayun guys, nakarating na tayo dito sa SM. Ito yung SM Legazpi. Tapos ito sa harap niya yung mga terminal. So dito ko hahanapin yung terminal papunta sa Tabaco Port. So tara. Ito na guys yung SM City Legazpi. Tapos itong tapat ng SM, ito yung terminal. Ito guys, so dito ako pupunta sa Tabaco. So Tabaco Port yung sasakyan ko. Update lang guys, nandito na tayo sa port, and bibili muna ako ng ticket. Nandito na ako guys sa port, and ito yung mga prices. Ano ba yung parang? Ayun guys, kararating ko lang dito sa Port of Tabaco, Albay. So dito ako sasakay ng port papuntang San Andres. So sa Catanduanes ito. Tara. Ito na guys yung Roro na sasakyan ko. So naglalagay lang muna ng sasakyan. Guys, kararating ko lang dito sa
VTC or Virac Town Center, and dito ako sasakay ng tricycle papuntang van terminal. So itong van terminal na to, papunta na to sa Puraran kung saan yung resort ako mag-check-in. Mag-share lang ako sa grid dito, and yun, tara. Tayo guys sa room ko dito sa Puraran Beach Resort, and sobrang simple niya lang guys. So ito na agad yung bed, and yun yung may towel, may electric fan, and yun salamin, and yun, and common bathroom din siya, so kailangan ko lumabas para makapag shower, and yun. And guys, siga muna, nakakapagod niya yung araw kasi buong araw ako nagbiyahe simula umaga nung pumunta ako ng Tabaco Port, tapos from Tabaco Port to San Andres Port na almost 3 hours yung biyahe. Yeah. Good morning guys, so ang aga ko nagising ngayon kasi 4:30 yung pick up time namin, and yun, kakaready ko lang, kakaayos ko lang, and yun. Day ng tour natin dito sa Catanduanes, and first destination namin ngayon is Pinurong Point. So may trekking siya ng 20 to 30 minutes, and ayun yung guide ko. Kasi yun, helpful din yung may ganitong ano, para makatulong sa pag-hike din. Kasi medyo malayo din siya, and may mga mabato, may maputik, iba-iba, so kailangan talaga nito. And ito na guys, medyo naabutan ko pa yung pa-sunrise. Let's go. Okay, kung kaya nyo. Saan point? Sige. Yung point 1, point 2, point 3, point 4. Pag kaya nyo, sir. Sige, pupunta natin lahat yan. Na guys, sobrang ganda guys. Para siyang, ito yung sinasabi nilang parang Batanes. Pero, I think, ano naman, unique yung mga destination natin dito sa Pilipinas in their own way. Maganda talaga kahit saan dito sa Pilipinas. And guys, bale may 4 point dito sa Pinurong Point. So, pupunta muna namin yung unang point dito. Ayun, yung mga magpipicture doon. So, usually guys, yung mga point na yun, ay yung mga nasa bandang edge, yung mga nasa dulo. Kasi maganda doon yung view kasi kasama na yung mga dagat. And yun, tara.
Ay guys, so katatapos lang natin dito sa Binurong Point. So, na-discover to, medyo matagal na rin, pero naging official tourist destination siya nung around 2015 nung nagpapasa yung LGU ng Catanduanes para sa mga pwedeng maging tourist spot. So, nagpasa yung mga barangay captain nung mga lugar dito. And isa to sa mga nagustuhan ng Department of Tourism. So, ayun na guys, baba na tayo. Natapos na natin yung point 1, 2, 3, and 4. And yun, baba na tayo kasi medyo mainit na din. So, best time talaga pumunta dito is maaga pa para hindi pa ganun kainit. Tara na guys, baba na tayo. Kaya saan na ulit tayo? Lagoon? Guys, tatapos na namin sa Lagoon. And dito na kami ngayon sa may forest. Sobrang taas. Para, sabi nila malamig daw yung tubig dito eh. Since usually ganun naman, di ba, pag mga forest, malamig talaga. And yun. Guys, andito na ako ngayon sa last destination namin for today, ang Balacay Point. So, ito guys, sobrang ganda and open sea siya guys. So, andito tayo, merong mga Philippine Carabao dito na wild lang, pag-alagala lang sila. And ito guys, yung view. So, hinihintay lang namin mag-sunset. Kasi ito yung mga magandang time na pumunta talaga dito. Kasi kanina umuwi pa kami sa mga accommodation namin para lang magpalipas ng init. Kasi medyo ano pa ng araw. So, ayun guys. And sobrang ganda guys ng 360 view ng dagat, mga bundok, and yung mga bahay-bahay dito sa lugar na to guys. So, sobrang ganda. So, summarize ko lang guys, sobrang enjoy naman yung first day ng tour ko dito sa Catanduanes, and this is also my first time, kaya looking forward pa ako sa ibang mga tourist destination dito, and nakaka-enjoy naman, kaso nakakapagod din at the same time kasi sa sobrang init, nakaka-drain siya habang nagtutour since summer na rin talaga, and also may mga part talaga na kailangan nyo mag-trek bago makapunta sa spot. So kanina parang 2 times kami nag-trek, and ngayon ang sakit ng katawan ko, so baka magpamassage ako mamaya para ma-relax-relax naman yung mga binti natin dito at mga balikat. So, ayun. Ayun lang so far. Hey guys, so kagabi nagpa-massage lang ako kasi sobrang sakit talaga ng katawan ko. And hanggang ngayon, kahit pagkagising ko, medyo masakit pa rin. And ito guys, nandito ako sa beachfront ng hotel na. And ito guys, ganda ng sunrise.
Hi guys, so andito tayo ngayon sa Bato Lighthouse. So 10 pesos yung sa environmental fee and 25 pesos yung entrance fee. So paakyat na kami. So may guide din kami. Dito na tayo guys sa Bato Lighthouse. Ito yung lighthouse guys. Tapos eto. Ito yung view. Magpag-vlog to sir. Dito tayo kanina umakyat. Tara. Ganda ng beach. Guys, so andito ako ngayon sa Kalisoy Jesus Face. So pupunta namin siya guys. So 20 pesos lang yung entrance fee para makapunta dito. Ito siya guys, yung beach. So para rin siyang ano, boat kasi nasa parang siya na. Guys, yung Jesus Face dito sa Kalisoy. Ito yung hugis ng bato. Parang mukhang Jesus. Pinang-pinang-pinang. Ito kami guys sa Marivina Falls and para siyang public guys and make sure. So ayun nga guys, katatapos lang nung tour ko for 2 days dito sa Catanduanes and ayun guys, marerecommend ko talaga na pumunta kayo dito sa Catanduanes kasi ang dami nilang magagandang tourist destination dito guys and mura lang din yung tour. So ang na-avail ko na tour is nag-tricycle tour lang and then 1.5 siya since tricycle. And yun, kung may mga kasama kayo, mas makakatipid kayo kasi may ka-share kayo kasi same amount pa rin ang babayaran kahit ano kayo 2 or 3 pack. So parang magiging 5,500 na lang kayo, mga ganun. So meron din namang habal-habal na option which is I think 1,000 pesos ganun. Per day yun guys ha. So ayun, sulit naman. Tapos may mga ibang destination lang din na may entrance fee. Pero okay naman. Ano naman, hindi naman ganun kamahal. Medyo ano lang. Kasi minsan may mga kailangan kang mag-hire ng tour guide. Which is really good naman din. Kasi makakatulong sa'yo along the way dun sa ano. Katulad sa Binurong Point, ganun. Kailangan ng tour guide. Maliban dun sa inabelyo sa tricycle. Eh, ayun. Ay pa
pala guys, and solo travel din kasi ako since it's my birth month. So yun, tinaray ko lang ulit mag solo travel kasi nakakamiss din kasi mag solo travel. Yun nga lang, minsan parang wala kang kausap ganyan. Pero ako naman, okay na naman sa akin ng galon. And randomly may mga nakausap naman ako around sa resort or other guests dito sa hotel ko guys. So by the way guys, dito ako nagstay sa Puraran Beach Hotel. So recommended siya guys ng iba pang mga traveler kasi nung nagsesearch ako sa DIY Philippines, ito talaga yung usually silang nag-i-stay yung mga nagte-travel dito sa Catanduanes. And 1 hour siya from Birak, Catanduanes. So ayun, magbaban lang talaga kayo papunta dito. And ayun guys, so ayun guys, matutulog na ako guys since maga kasi yung boarding time ko bukas 7:20 and 1 hour pa yung travel time galing dito sa Puraran going to Birak Airport. And yun, kailangan ko talaga gumising. And nakapag-aisa rin ako naman kanina ng bag. Ito lang naman yung bag ko. Ano naman yung dadaning ko. Wala naman akong check-in package. So ayun guys. So kayo guys, try nyo na din mag solo travel kasi masaya din naman siya kahit once yun lang itry. Sobrang nakaka-addict din. And yun, parang sarap ulit-ulitin. Baka itry ko ulit mag solo travel sa ibang lugar naman dito sa Pilipinas or maybe internationally naman, di ba? Para yun. So yun lang guys. Thank you guys for watching and sana nag-enjoy.